Hey, what's up guys and welcome back dito sa aking channel. Ang inyong masasaksihan at maririnig ay hangus sa mga kwento-kwento ng mga mangingisda na nakasaksi sa mga nakakagulat na pangyayari na naganap sa babaeng bukid sa isla ng Dinagat. Sa paglipas ng mga panahon, ito ay unti-unting nabaon sa limot dahil dala na rin yata sa ating modernong panahon. Marahil kaibigan, ay din nyo pa ito nalalaman o naririnig. Itong kwento na ating pag-uusapan ngayon, tara na't ako inyong samahan na tuklasin at alamin ang mga nakabaon na mahiwagang mga kwento dito lang sa channel na kung iyong tututukan, ikaw ay may matututunan. Pero bago natin simulan ang ating kwento, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay baka naman pwedeng paki-like at i-click ang subscribe button para updated ka sa mga susunod kong uploads. Ang isla ng Dinagat ay kilala bilang isang mistikong lugar na kung saan ay may maraming mga kwento ang lihim na nakatago. Hindi may pagkakaila na isa sa mga ito sa mga lugar na mahiwaga noong unang mga araw. Tulad lang halimbawa sa lalaki at babaeng bukid na hugis lalaki at babae. Mukhang nakapagtataka nga kung iyong iisipin bakit pa talaga magkaparis. Sabagay, hindi lang naman dito sa Dinagat ang may mga kakaibang hugis na bundok. Marami din naman sa ibang mga lugar. Ang babaeng bukid dati ay mahirap puntahan dahil nasa bahaging likod ito ng isla ng Dinagat. Ayon sa mga kwento-kwento, ang babaeng bukid daw ay napakahilan na lugar o delikado. Tanging mga albularyo lang at mga taong may taglay na kakaibang abilidad ang pwedeng makapunta sa lugar na iyon. Dahil ito ay may napakasukal na kagubatan na kung saan ay bihira lang ang nakakapunta dito. Mayroon daw itong napakaraming mababangis na mga hayop at mga dambuhalang ahas. Ang babaeng bukid ay pinaniniwalaan na mayroon ding falls na paangat ang agos at ito ay tinaguriang water apps na galing sa mata ng babaeng bukid. Noong mga panahon na ang isla ng Dinagat ay kakaunti pa ang mga tao, dinarayo ito ng mga mangingisda dahil ito ay sagana sa yamang tubig. Kung ating babalikan ang kasaysayan ng isla ng Dinagat, na isa rin sa naitampok sa channel na ito, ay may isang estranghirong nagtanong kung saan sila nangisda at sinagot ito ng mga taga-isla na sinabing dito na dagat, kaya ito ay tinawag na Dinagat. Ang mga karatig ng mga lugar ay nasasihan sa mga panahon yun dahil ang mangingisda ay sagana sa huli, habang ang mga pamilya na naiiwan sa kanilang mga tahanan ay abala rin sa kanilang mga pangaraw-araw na gawain. Isang araw, umalaot ang isang grupo ng mga mangingisda patungo sa likurang bahagi ng isla ng Dinagat na tinawag na Luyong Dagat. Ang Luyong Dagat ay nakaharap sa Pasipiko. Ito ay nasa eastern na bahagi ng isla. Dahil nga ito ay nakaharap sa Pasipiko, maraming mga isda dito ang pwedeng mahuli. Kaya dito kadalasan nangingisda ang mga taga-isla. Ang mga mangisdang ito, sa umaga sila umaalis at sa hapon naman sila bumabalik sa kanikanilang mga pamilya. Nung araw na iyon, habang sila ay nangingisda sa laot, ay napagpasyahan nilang dumaong muna sa baybayin para maghanda ng kanilang pagkain. Ang ibang mga kalalakihan ay nagpunta sa malapit-lapit na kakahuyan para maghanap ng panggatong, at ang iba naman ay naghanap ng tubig upang magamit nila sa kanilang pagluluto. Habang sila ay naghanap papunta sa mga kakahuyan, ay napansin nila ang isang napakalaking tubig ng paligid na may nakabitin na parang lupid na kahoy.
Pinuntahan nila ito at nagbakasakali na makakita ng pwedeng mapagpunan ng tubig. Ang isa nilang kasama ay hinihila ang isang kahoy sa may paligid. Habang hinihilan niya pababa ang isang nakabiti na kahoy, ay may humihila din pataas. Kaya tumawag siya ng kanyang kasamahan para tulungan siyang hilahin ang kahoy. Agad naman sumaklulo ang kanyang mga kasama at pinagtulungan nilang hilahin ito pababa. Ngunit kahit tatlo na silang humihila nito, ay tila ba kulang pa rin ang kanilang lakas para mahila ito. At sa di inaasahang pagkakataon, ay napaangat ang kanilang paningin sa taas at laking gulat nila nang makita ang napakalaking ahas na nakapulupot sa tanga ng kahoy na kanilang hinihila. Kaya pala di nila kayang hilahin pababa dahil nakapulupot doon ang dambuhalang ahas. Ang mga mata raw nito ay kasinlaki ng mga bilao at may mahabang mga pangil na matutulis. Napakalakas daw nito at nakakakilabot ang itsura. Ayon pa sa mga nakasaksi, base sa kanyang paglalarawan, ito ay nasa 12 metro ang sukat. Kumaripas sila ng takbo at dali-dali silang umalis sa lugar na yun, sakay sa kanilang mga bangka papaalis. Mula noon, ang babaeng bukid ay tinawag na isang lugar na Hilan o Delikado. Ikaw, naniniwala ka ba sa kwentong ito? Please comment down below kung ano ang opinion mo. Ang babaeng bukid sa ngayon ay isa na sa mga tourist attraction ng Dinagat Islands dahil sa ganda nito at hugis nito na parang isang babae na nakahiga. Madali na itong na-access ng mga tao sa ngayon. At dito nagtatapos ang ating kwento. Sana'y nag-enjoy kayo sa ating video. Maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta. Hanggang sa muli, paalam!